So, magandang hapon sa inyo mga kalasubas. Gagawin ko lang kahit kapaw. So, bago natin kausapan mga kalasubas yung patatakain natin ngayon, eh, gusto ko arukin nyo yung sinasabi nito. Kung tama ba yung sinasabi niya. Pag nasdan nyo, kung ito ba ay tama yung lumalabas sa video niya, ito ba kung lumalabas yung binabasa. Mga kalasubas, kung bago yan, eh, magbigay muna tayo ng maliit na kalasdas lang sa ating YouTube channel. Ayun, galit na galit ang gagawa sa ilalim ng Tinusang Mayuno. Mamang pinagmamas ng magagawa. Ako talaga. Talagang ako ay natatrabaho. Ang dami kong kasukan trabaho. Nagkukonstruksyon. Na kung ano-ano trabaho. Yun po yung manggagawa. Ikaw ang pang sasabing manggagawa mo. Galit na galit yung manggagawa. Kami ka natuwa. Nananaros yung bumatos. Paano masabing galit na galit yung manggagawa? Hindi po kami galit. Kami manggagawa. Hindi po kami galit. Kami po ay natuwa. Lalo-lalo na yung mga manggagawa. Dahil mapapalitan na yung pangulo, iba na yung upo. Magkakaroon na ng increasing sa kularit. Yung sinasabi mo, sarili mo lang sinasabi mo. Kaya alam mo lang sa kalaban nyo. Personal nyo yun eh. Huwag nyo kami ilamay na mga manggagawa, sir. Kasi kami, natutuwa po kami na nanalo si Bong Marcos. Sabi sa Arantarte. Kung namin pakialam sa pinagkalaban nyo, dahil ang gusto namin na makaupo ngayon is Marcos. 30 years yan na pinagbigyan na yung LP, Liberal Party. Walang nangyari, walang ginawang mabuti. Puro lang kabulastugan sa bayan. Puro kasalitan mo rin kagalit. Hindi naman kami galit. Sa pagtakbo ni Bongbong Marcos sa 2022 national election bilang pangulo. Alam mo, sir, hindi po kami galit, kami manggagawa. Yung mga sinasabi mong galit na galit na mga manggagawa, yan po yung bumoto para manalo si Bongbong Marcos sa pagkapasilipi. Karamihan po na bumoto sa Unity, Tandim, BBA, Mansara, Tati. Yun po yung mga manggagawa na sinasabi mo. Sinasabi mong galit na galit yung manggagawa, Tinusan Mayuno, nasilalim ng Tinusan Mayuno. Hindi po kami galit. Huwag kayong asosyasyon nyo lang, yung organisasyon nyo lang yung galit. Pero kami hindi. Sa akin, hindi man kayo umabot ng 100,000,000 o 100,000. Huwag kayong milyon, hindi man abot ng 100,000 yung manggagawa. Sipin ba't mo galit yung mga manggagawa sa mga nasa abroad? Eh, nakita ko naman, yung manggagawa talaga yun. Landslide doon. Binalo sila mga ako, paano nasabing galit na galit yung Tinusan Mayuno? Kung aming pag-isyan sa kinalaban mo, huwag nyo po kami itamay ng mga manggagawa. No? Tingnan mo, makikilaw nga yung manggagawa na sinasabi mo sa celebration sa panalo ni Bongbong Marcos sa Tsara ng Tampi. Yung victory party. Ito na sabi mo, galit na galit yung manggagawa. Dadaman yung mga tabi. Kung kami pakilam yung mga galit, sabi mo. Kilala ang mga Marcoses sa mga violator ng human rights. Maraming pinatay, maraming tinorture, maraming disappear. At saka kilala sa pagnanakaw sa kabanampayan. Hindi lang sa... Bago ang lahat ng sayo, gusto ko sana ipalam sa'yo na may kaso yung sinasabi mo. Una ang kaso mo dyan ay Xavier Leibel. Paninirang puri na wala namang kasiyan. Paninirang puri na wala namang katotohanan. Yung sinasabi mong kilalas, yung mga Marcoses, ibig sabihin, inubos mo silang lahat. No? Pangalawa, sir, hindi mo alam yung sinasabi mo. Na sila Marcos ay human rights violator. So tingin ko, mas matanda pa ako sa'yo, hindi mo nabot yung masyadong na yun. Sa'yo yung mga sinasabi mong maraming na missing dahil yung sa panahon ni Ferdinand Dito Rin Marcos inyo. Hindi mo ba alam na mga MP ang dumabot mo? At pangalawa, yung sinabi mong yung mga Marcoses ay magnanakaw. Wala kang ebidensya. Cyber libel at saka libel ang pwedeng ikaso sa'yo. Yan po ay pwede kang matuyo. No? At sasabihin mo naman, pag inuli ka, ay diktador yung gobyerno si Bongbong Marcos. Ginawa ang batas sa cyber libel tulad niyang mga taong tulad mo na ninira ng walang dahilan, wala kang tamang basihan, yan po, kaya mayroon tayong cyber libel at saka libel. Kaya mag-ingat ka sa pananalita mo sir, baka sakaling makulong ka niyan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sabi mo, mga magnanakaw. Ibig sabihin na naman, nilahat mo yung buong pamilya ng Marcos, kaya pwede kang makasuhan. Tama, kilala yung Marcos sa buong mundo na nakapangyarihan ng Pilipinas noon at tinitingala ang mga Pilipino noon at pinakamahusay na pangulo at pinakadisiplinado ang mga tao. Dahil once na hindi ka madisiplina, ikaw ay naglasing-lasing sa kalsada, matutulog ka sa kumbungan. Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Kaya po, walang dignidad, walang moralidad itong si Bongbong Marcos na tumakbo bilang pangulo. Alam mo ngayon, ikaw. Ikaw yung walang dignidad, hindi ka naiya sa sarili mo. Magsalita ng mga ganyang bagay na walang dignidad at walang ano si Bongbong Marcos na tumakbo sa pagkapangulo sa Republika ng Pilipinas. Mali ka. Nakapag-aral ka man o hindi, ikaw man ay titulado o hindi, basta ikaw ay Pilipino, may karapatan kang tumakbo at mamuno sa Marlika. Mali na naman. Mukhang hindi nag-aaral talaga. Alam mo ikaw,
Kung itama yung mga sambayan ng Pilipino, dahil hindi kami kasama dyan sa pinaglalaban mo. Hindi kami kaakibat dyan sa mga pinagsasabi mo. Ayaw namin makulong. Alam mo yung dapat yung mga pinagsasabi mo, kung mayroong mga ebidensya, mayroong kang basihan, mayroong kang pwedeng ipakita, arukin mo muna ng mabuti, sir. Tsaka una muna sa lahat, tingin ko sa iyo, hindi ka lang umawak siguro ng pala, magbalitada, at magkasintada. Kung magbuntal man lang ng simento, bakit hindi ka marunong mag-araro? Yung mga sinasabi mo, ano? Huwag mo kami ginamay, kasi kami gusto namin si Bumaros. Idamay mo lang yung mga, ano, 40 million. Yung 30 million po kami idamay sa kalokohan. Yung lamang nasabi. Ano? Paglalaroan niya naman ang 2022 election, ang tatay mo bilang big diktador, magnanakaw, human rights violator, yung panahon nang siya ang Pangulo. Mga kamalas, mas naawa ko sa tawag ito. Ang dami niyang alam. Diktador, magnanakaw. Ano naman mga sinasabi niyo? Ito dami na pala madam. Ay, sir. Pumunta ka sa Supreme Court, mistake ko ka doon, sabihin mo marami kang alam na sila Marcos at saka yung mga Marcos is yung mga magnanakaw, daming mga kung ano mga sinasabi mo dyan. Patunayan mo sa korte, mag-iboro ka nila. Siguro nagpag-aral ka naman eh, kasi istigin ko naman siya, parang ilokado ka naman. Pero dapat i-limitin yung pag-ilokado mo. Hindi ka pulong bintang, pwede ka pulong dyan, promise. Promise lang ang mga kabalasubas, pwede talaga yan siyang ikulong, pwede siyang kasuhan. Yung pananalita na hindi naman tama at hindi totoo. Kung totoo man yan, patunayan mo sa korte, para talagang malinawan yung mga Pilipino na talagang magnanakaw yung Marcos na sinasabi mo. Kung taga doon, kasuhan mo yan. Kapalang mukha mo. Nagdaradak ka, hanapin nyo na, talo kayo, ugot. At anong gusto mo ngayon? Ikaw naman ang maging pangulo bilang diktador para manahin ang tatay mo, gayahin ang tatay mo. May hindi niya humingi ang mga Marcoses ng paumanhin. Yung sinasabi mo, sir, yung mamanahin mo bumatas yung ano ni Garilan dito ni Marcos, pwede manahin yun. Totoo lang. Pwede siyang magdeklara ng marsyalo. Dahil sa mga tulad nyo, na magigitid ang utak, kaya nagkakaroon ng marsyalo. Dahil sa mga tulad nyo, na ang utak ay nasa talampakan. Sa mga tulad nyo, na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Wala kayong ibang alam, kundi magrally, manggulo sa gobyerno. Pwede talagang ibaba yung executive order, yung power of the president. Pwede yung gawin. Pwede lang talaga ibaba yung marsyalo. Tulad ng mga nangyari noon. Kung dadami itong mga malasubas, itong mga magigitid ang utak, kung dumadami na kayo sa langsangan, pwedeng ibaba. Kasi ID lang naman yung kailangan doon. Ito, siguro mo may ginagawa itong kabulas ko. Beto ko tatakot sa Marcelo. Yung Marcelo ay nakakatulong at nasa batas. Hindi po yan gawa-gawa. Nasa executive order po. Yun, mama, dahil marami kang alam, dapat alam mo rin yan. Sa napakaraming yung biktima ng tinorture at pinatay hanggang ngayon, nire-revise nyo pa ang masaysayan. Gusto nyong sabihin pa sa amin na kayo ay mabubuting leader sa inyong panahon. Pwes, pwes. Yun, ma'am, yun, ma'am. Totoo yun. Napakabuti at napakamagaling ni Presidente. Totoo yun, ma'am. Hindi mo ba alam? Magaling talaga si Ferdinand Marcos. Sa buong mundo. Pinakamagaling na presidente si Ferdinand Ito Marcos Sr. Tingnan mo, ang dami mong ano, kung napanong-alaman. Isa siya sa pinakamagaling na presidente. Pinaka. Yan. Mga Pilipino naman nagsasabing, mga tulad ng mga Pilipino naman nagsasabing hindi magaling si Marcos. Isamantala sa buong Asia, pinakamagaling siya sa presidente. Sa buong Asia, sa buong mundo. Ano siya sabi nitong, yung kasaysayan na sinulat ngayon ni Risa Antivirus, Risa Antivirus. Eh, yung dinitwist ng tunay na kasaysayan. Yung totoong kasaysayan, ay totoong kasaysayan. Napakaganda ng ginawa ni Marcos Cabo. Kung napagpupuha pa lang yan, noong 1962, meron na siya ng Atlantic. Eh, yung inaano mo, ano naman nagawa yun? Almost 3 years. Yan, ha? Para naintindihan mo. Mag-research ka, at tingnan mo yung mga ginawang kurikulum ni Marcos. Para naintindihan mo. Kung ano ang mga ginawa ni Marcos, puro lang kayo masyado. Ang mga pinagbibintang mo, wala naman yung katutuhanan. Wala kang utak. Walang naniniwala sa inyo. Naniniwala sa Marcos, si Marcos. Kaya 31 million ang boto. Kaya 31 million, kaya hindi naniniwala. Kaya pinanalo ng 31 million. Sa dami ng naniniwala, kaya ngayon, 31 million. Yung landslide na panalo ni mga Marcos na pagkasigit. Kasi ang naniniwala yan, wala naniniwala mga Pilipino sa mga Marcos, sa patunay na tanga, sa kang dakilang ingo, sa kang dakilang tanga. Kaya kaisa kami ng milyong-milyong mamamayang Pilipino. Ikaw lang kaysa kanila, ikaw kami hindi. Hindi kami kaysa kasi kasama kami sa tapio na gusto mo nalang sumunong ako. Ito ka kayo lang. Ito kami pagkailan sa pagkailan laban nyo. Ang laban nyo yung mga hindi naman tama. Dapat yung tama lang yung paglalaban natin. Kasi na po kami. Hindi po kami katulad mo. Huwag kami nabang mga gumisip ka lang. Isinusukan namin na mga Marcoses kasama ang mga Duterte dahil kayo ang magkakasabwan. Ang Duterte... Sipin mo, yung Duterte doon magkakasabwan sa Marcos. Hindi ba mga mga laking may kupal sa utak? Sino mga balas mo? Kasi pati nga may presidente ko. Kapalang ka mo, ang dami ginawang presidente mga Marcos Charitati, samtala yung mga gusto mga presidente. Yung maraming ginawa yan, mula pa noong 1986 hanggang sa ngayon, nasa mga 2016. Yung mga ginawa yung mga ginawa sabi mo, ang kapal ng kamo, kupal ka, wala kang niyak. Sa kang tunay na ulirang tanga, sa kang hinahin na wala kang tao, hinahin. Yung pala, sa kang ano, wala nang magsabi sa limbo na, wala makla rin. Kapal ng kamo, hindi mo nasabi ko, kapal ng kamo, mukha wala kang alam. Hindi ko sa mga Pilipinas kung ano mga ginawa nang sinasabi kong mga gusto mga nalo. Hindi ko sa mga Pilipinas kung malaman mo kung sinasabi ng pagkawa ng mga pitin yan. Hindi po ko rin yan, kapal ng kamo. Ha? Kapal ng kamo, talaga. Marcos Pandem na ito ang pinaka-ultimong dahilan kung bakit napakaraming mga Pilipino ang nagdurusa sa kasalukuyan. Napakaraming mga manggagawa ang walang trabaho. Napakaraming mga... Kung maraming manalang matabaho, yung mga sabihan ng ating mga kapalang Pilipino, hindi mo yung sasalanan ng gobyerno.
Meron tayong mga trabaho. Ngayon lang ayaw natin magkakang trabaho. Ang gusto ko sinabi ng trabaho, yung trabaho na lapit sa atin, tayo magkakang trabaho, maraming kukusin. Huwag lang tayong magbitanan. Maraming mga Pilipino ang walang trabaho. Daming nagkaroon ng trabaho kami pa. Yung mga DPWS, pagkawa ng mga kulay, yung ano dyan, ang daming nagkakatrabaho. Hindi lang, hindi mo alam eh. Kaya sabi mo, maraming mga Pilipino yung walang trabaho. Maraming trabaho, kaya lang tayo lang hindi naghanap ng trabaho. Kaya yun, huwag mong lumuhin yung sabay ng Pilipino kasi alam natin na marami ang ginawa na tragic sa mga nilang. At si Marcos, marami rin ginawa. Si Pilipino, di ba yung Marcos, mga tragic mo, marami rin ginawa mo. At hanggang sa ngayon, maraming trabaho. Mong... Pilipino ang namatay dahil sa COVID, sa kababayaan at nakapalpakan ng gobyerno ito at ay mga kapatid, marami daw namatay ng mga Pilipino dahil sa COVID. Bakit mga Pilipino naman sa COVID? Siguro sa mga mundo na COVID, hindi lang Pilipino. Marami din sa mabansa, hindi ka patanga. Marami. Sa buong mundo, halos lahat. Maraming namatay dahil sa COVID, hindi lang Pilipinas. Napakatanga mo. Anong sarili mo namin hindi? Yung inisip mo lang yung kung anong nasa utak mo, yung utak mo, hindi ko maintindihan. Parang bang may laman yung utak mo, hindi. Buong mundo, nagkaroon ng COVID, hindi lang Pilipinas. Marami rin namatay sa pagbansa. Hindi na tayo. Diba naman, at sinisisi mo yung gobyerno sa COVID na yan, eh, pang kalahatan man yan, pang buong mundo yan, hindi yan sa Pilipinas lang. Maraming sabi ka naman yan, yung Pilipinas lang nagkaroon ng COVID. At yung Pilipinas lang nagkaroon ng maraming namatay dahil sa COVID. Marami, buong mundo. Ang sisihin mo yung doktor, huwag mo sisihin yung gobyerno. Pagkatagilan mong katanahan, naman. Ayaw na ayaw namin magpatuloy pa ito. Kaya sisiguruduhin ng mga manggagawang Pilipino napakadakilan mong katangahan na naman. Tingnan mo naman yung pinagsasabi mo. Ayaw na ayaw naman sa pera ng Pilipino. Ayaw na ayaw sa mga Marcosis. 31 million. 31 million. Yung bumoto doon sa ayaw na ayaw ng mga Pilipino na manalo ng mga Marcosis na sinasabi mo. Yung 31 million. Ulitin ko. 31 million. Yung bumoto. Yung naniniwala. Yung malaki ang paniniwala na mababago ang Pilipinas dahil sa Marcos. LP. Liberal Party. Liberal Party. 30 years na nagkupo. Walang nangyari. Pero ngayon, titingnan natin ngayon. Ha? Tingnan natin ha? Kung may mababago, wala. Huwag mong sabihin na wala, no? Walang naniniwala at ayaw ayaw sa pag-ibig. 31 million. Yung bumoto para manalo si Bongo Marcos. 40 million lang. Yung sinasabi mo na magpapanalo ang kumaayaw doon sa mga Marcos. At kadalasan pa nito, mga estudyante, diba? Yung mga tulad natin na ganito ang pag-iisip, kukunti lang. Kaya, manahimik ka. Marcos, mabibigo ka. Kaysa... Ano? Marcos, mabibigo. Ulitin ko. 31 million. Yung bumoto. 31 million. Yung bumoto. Ano mo sinasabi mo mabibigo si Bongo Marcos? 31 million ngayon bumoto. 16 million yung pagitan mula doon sa gusto mo na maging pangulo. Anong nabigo? 31 million yung naniniwala sa kagayaan ni Bongo Marcos na mapapaunlad niya yung bansa. Itong Marlica, mapapaunlad ng mga Marcos. Ano sinasabi mo naman na mabibigo si Bongo Marcos? Inanalo na nga. Sa kami, sa panawagan ng mamamayang Pilipino, Noto Bongbong Marcos! Noto Bongbong Marcos! Alam niyo, masasabi ko na sa'yo, no to baliw. No to baliw. No to baliw. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. At sa muli, mga kablasubas, ipag-subscribe lang ating YouTube channel. Itong samahan ng game nito, yung Kilosan Mayuno, malaking pagkakamali, malaking katangahan yung mga maniniwala nito. Dapat yung mga partilis, inaabulis na ito. Wala naman itong ginawa. Kaya, sa susunod ng mga video, magkita-kita tayo. Huwag kayong maniniwala sa mga ganitong kaluuan. Hanggang sa muli, mga kablasubas.